up, what's up mga pare ko? Yung mga pare ko, yung napaka, itong week na to, matagal tayo hindi nakapag-vlog. Actually, I'm still trying to upload yung mga travel vlog natin. So, it's been a while na hindi tayo nakapag-vlog. Pero mga pare ko, kung makikita nyo, nandito tayo sa hospital or urgent care. Kasi, itong week na to, nasira si Black Car. I'll show you. Okay, so nung nasira si Black Car, isang malaking palaisipan sa amin kung ikikip ko si Black Car or hindi. But eventually, dumami na yung mga sakit ni Black Car, so we have to let him go. And then we decided to find a newer one. And then all of a sudden, yung pag-hunt ng kotse, yung process, masakit din sa ulo. So ngayon, in-expect namin na, okay, since okay na lahat, we're just gonna spend time with the kids, pupunta kami sa Castle Island again mga pare ko, and then magpapahinga, enjoy lang yung araw, kain yon. But then mga pare ko, something happened. Okay, sad to say, kinagat ako ng aso. So merong aso dun sa Castle Island na biglang nangagat. Okay, so ngayon nandito ako sa hospital, sa urgent care. Papakita ko sa inyo yung kagat sa akin. So kinagat niya ako dito, ayan. So, kung makikita niyo mga pare ko, hindi siya ganun kalaki, pero kung hindi ako naka talon backward, siguro mas malaki pa tong kagat niya na to. At nasa thigh siya mga pare ko, isa sa mga maninipis na muscle at saka balat na meron tayo sa katawan natin. So, yeah, so ngayong araw na to, imbis na we're just having fun, napunta tayo rito, inuwi ko na yung mga... Actually, nagtawag pa ng ambulansya. Mag-vlog nga sana tayo dun sa ambulansya. Kaso lang, parang it's not appropriate to do that. It's what's going on. Kasi yung may-ari, umiiyak din, malungkot din sa nangyari. Siyempre, you tend to go there to enjoy, have fun, kumain, enjoy nyo yung family nyo and stuff. Tapos ganting nangyari. So, yeah. But anyway, I just wanna have a quick update sa inyo. Para rin documentary sa akin what happened today at ayun. So for how many years hindi ako nakagat ng aso, nakagat ulit ako ng aso mga pare ko. But yeah, yung aso is a dachshund. I think mukha siyang gatitsura niya. Yan. So mixy yata yan eh, pero ang nakalagay dachshund. Kagandahan yan, meron naman daw siyang kompleto siya sa anti-rabies. Tapos, ako rin meron din akong shot noong 2019. So, it's still valid until now. So, hopefully, malinis lang tong sugat. And then, bigyan ako antibiotic and everything. And hopefully, tapos na. Okay, so mga pare ko, dumating na ulit yung nag-a-assist sa atin. So, binigyan niya na tayo ng gauze. Tinignan niya lang kung yan ay dumudugo pa daw or nag-stop na yung dugo. Tapos, baka... linisin niya ngayon. Well, actually, linisin niya. And then, to figure out niya kung kailangan ko ng antibiotic or hindi. Well, hopefully, he'll give me antibiotic for this one. Tatanong kayo, paano ako nakapunta rito? So, from Castle Island, dinala ko muna yung mga... So, tinanggihan ko yung ano, yung ambulance para dalhin ako doon. Kasi nga, may iwan ko sila, Joanne. And we don't know kung anong gano'ng katagal sa hospital. So, ang ginawa ko... kinuha ko yung anak ko, yung mga anak ko, si Joanne. Nag-drive kami pa uwi, dinrap ko sila, tapos nag-park ako, and then nag-trolley na lang ako papunta rito. Yan, si trolley yan, no? Yung trolley natin. So, nag-trolley ako papunta rito kasi from bahay hanggang dito, mga 1 mile lang naman. So, hindi naman ganun kalayo. So, yeah. So ngayon, they're just gonna treat me and then I'm gonna update sa inyo pag natapos na to, anong mangyayari. Hopefully, maging okay lang to at mag-continue tayo sa pang-araw-araw natin mga pare ko. Anyway, it happened. So hindi lahat ng, you know, I think naniniwala ako sa sinasabi na there's always an opposition in all things, you know. Hindi lahat smooth.
kailangan mo talaga maranasan yung mga bumpy roads para sa buhay, para once na dumating ka na ulit sa sweet ride or sa smooth sailing, you will really appreciate yung pagka-smooth nun. So ganyan din sa buhay, mga pare ko. Ayan. Anyway, balikan ko kayo. Okay, so update tayo, mga pare ko. So nilinis na nila to. Ito yung ginamit nilang panglinis. Oh. Hindi alcohol eh, hindi rin betadine. Parang tubig lang, tapos may sabon na parang red yata. Yan. Anyway, pinunasan niya lang to. Ito na yung itsura nung kagat natin. Yan, mas kitang-kita na yung mga mark. Okay. So ngayon, mga pare ko, ang next natin, since nagkaroon nga ng gantong sitwasyon, ano na mangyayari? So, for sure, yung insurance namin at saka yung itong hospital na to, who gonna take care of me? Making sure na magiging okay ako. Sabi naman nila, since yung aso hindi stray, domesticated, so ibig sabihin may-ari, kumpleto sa shots, parang tinitreat lang rin daw nila to na para kang kinagat ng tao or nadapa ka daw or something kanya na nagkaroon ka ng sugat. So, mas safe compare sa pag-stray. Kasi pag-stray dog daw, walang ano yun, walang immunization, walang, hindi mo matatrack yung mga, yung immunization nung aso. So ngayon, doon nagkakaroon nung parang observation dun sa aso tsaka sa sayo. Yung parang ganun kasi yung pagkakaalam ko rin sa Pilipinas pag nakagat kay, titignan mo yung aso, titignan mo rin yung sarili mo, parang ganun back and forth. But anyway, first time ito mangyari sa atin for a very long time. Much severe lang at saka mas maraming stake kasi syempre may tatlo na tayong anak, meron tayong mga alam mo yun, may buhay ka na yun na pinoprotektahan. So, we just wanna make sure na maging okay tayo. But anyway, I think the second part is yung kung isusun natin yung nakaganto sa atin. Kasi you don't want them to, you know, to go through sa mga ganung mga bagay. Pero ang malaking tanong ko sa rito, paano kung yung aso na yon ay mga gat ulit? Tapos ang masama dyan, kung makakagat siya ng bata, mas maliit kaysa sa akin. O mas bata na mas makakagat siya ng mas, you know what I mean? So, isa yun sa mga pinag-iisipan natin kung we're gonna press charges or something. Alright. Anyway. Okay, so mga pare ko, natapos na tayo. Binigyan na tayo ng instruction kung ano yung gagawin natin. Nilinis na, nilagyan na nila ng antibiotic na para siyang petroleum jelly. And then, pinatch na nila. So, ito na yung itsura. Okay? So, we're gonna figure out kung ano yung gagawin natin next. Pero magpapagaling tayo ng sugat. And hopefully na walang infection at maging tuloy-tuloy yung paggaling nito. Anyway, mga pare ko, nag-update lang ako sa inyo ngayon. It's just a quick vlog, mga pare ko. Kita-kits tayo next time. At, yeah.